So ayun mga kalapat, ito na yung binabad natin na ano, tawag dito, yung bawang mga kalapatids na papainom natin. So ganyan, syempre magbabago ang amoy nito. Dalawang araw natin itong binabad mga kalapatids para sa painuman ng kalapati. Ayan o, ayan, amoy ano na mga kalapatids. So nagiging green yung ano niya mga kalapatids. Pag bawang kasi pagka ano, may nagkakaroon siya ng ano. Pero maganda to, dalawang araw mga kalapatids na babad. Mas maganda mga kalapatids no, pagka nag-ano kayo, yung malinis na lang na tubig or malinis na painuman. Ito kasi medyo lumana kaya gaganyan na mga kalapatids. Pero hindi siya advisable na laging ganito, dapat malinisan talaga yung painuman. Maganda yung ano niya mga kalapatids, yung aroma ng bawang, yung pinag-aralan natin nung nakaraan kung nanonood po kayo ng video. Ano? Ayan. So tara, painom tayo mga kalapatids. So ayan ang mga kalapatids, pagka nagpainom tayo ng bawang, ano, kailangan gutom yung kalapati natin. Ayan o. Ayan, tutok lang kayo mga kalapatids dahil yun nga, didiscuss natin bakit, kung bakit Spaniards yung isa sa mga binili natin sa Biopigeon. Sa dami-dami ng kalapati na binili natin sa Biopigeon ay napili natin yung Spaniard mga kalapatids. Wow! Ito na po yung triple cross natin na linyada ng Bernasa, cross sa African Black Eagle by Taiwan, no? Tingnan nyo yung kulay black na yan mga kalapatids. Ayun, pwede na yan, bili-bili na, baka maubusan. Update ko na rin kayo mga kalapatids doon sa ano, mga young bird na pwede nang i-pick up. Ayan mga idol kalapatids, pwede na to itong young bird ng ano, kung sino mang nanalo dito, pwede nyo nang i-pick up yan. Itong Bandenbrook Cross sa Jan Arden, kaya lang online tong pula mga kalapatids. So congrats sa nanalo nito, pwede nyo na tong i-pick up kung sino pang po yung nanalo dito. Congrats sa'yo mga kalapatids. Ito naman po yung MacArthur finisher natin tsaka Jan Arden mga kalapatids. Wow. Ayan o, yung dalawang YB na yan. So yung isa na nanalo nito, nagpaalam sa akin na ano, pagka may pagkakataon ma-pick up niya dun sa ano, pag nagpabakuna yung anak ko. Pero itong ano, isa dito mga kalapatids, na first come first serve, pili ka na lang dito kung sino man yung nanalo, nakalimutan ko na yung pangalan, no? Punta ka lang dito, ready na to. Actually gusto ko nang ilipat to sa Flyers Loop mga kalapatids. So congrats sa nanalo dito. Ayan. So punta na tayo doon sa ating Biopigeon Bird mga kalapatids, yung Jerit Spaniards natin. So discuss natin bakit Jerit Spaniards yung nabili nating ibon sa Biopigeon. Yun mga idol, so nandito papakita ko muli yung Spaniard mga kalapatids, no? So magtataka kayo sa dami-dami ng binili ko sa Biopigeon, no? Isa sa napili ko is ito nga si Spaniard. So ito yung itsura niya mga kalapatids. Meron din siyang Biopigeon ring, no? Naka US din ito mga kalapatids. Ayan yung number nyo. Ayan yung ring niya. Ayan, so kulay green siya mga kalapatids. Naka US tsaka Biopigeon yung ring niya. So ito, panoorin yung video ito mga kalapatids, dahil sasabihin ko bakit ito yung pinili kong ibo na kinuha ko sa Biopigeon simula nung young bird sila mga kalapatids. Pero ito, may edad na ngayon. Ayan. Ito na mga kalapatids, ang ating ibon galing Biopigeon Bio Research. Shoutout kay Boss Alin Lee, salamat sa napakagandang ibon. Nabili ko last year itong Jerit Spaniards mga kalapatids. Para sa kaalaman ng lahat ng newbie ay ang baseline ng ibon na ito ay nakapangalan sa isang tao tulad din ng lahi ng Bandenbrook na isang fancier. Ay mayroon ding nag-exist na palahi ni Jerit Spaniards. Sino nga ba itong si Jerit Spaniards mga kalapatids? Ayan, ipakita ko ang info mga kalapatids dyan sa gilid ng screen. Ang info galing sa Biopigeon Bio Research habang pinapakita ko itong kalapati kong imported line, isang pirasong Jerit Spaniards. Ayan o, oh, kita nyo yung isa na yan mga kalapatids, napakaganda o. Oh. Ayan, so ang ganda ng katawan niya mga kalapatids, bulto yung katawan, apple body size, tapos nasa medium siya mga kalapatids. Ready to breed na yan. Wala lang tayong cage para sa breeding. Ang ganda, possible cock po yan mga kalapatids. Ayan.
Si Jarrett Spaniards ay Janssen Specialist na fancier for 37 years. Isa sa nagpakitang gilas sa Canada, USA at Amerika, mga kalapatids. Mas pinili ko itong linyada na ito kaysa sa Janssen dahil si Spaniards mismo ay Janssen Specialist. Kaya ang templada din ng kalapating ito ay may dugong Janssen. At isa pa sa dahilan kung bakit ito ang choice ko sa Bayo Pigeon ay bihira pa ang linyadang ito sa Pilipinas. Pero yung gumagamit ng linyadang ito ay may mga napatunayan na tulad nitong puncher na to, mga kalapatids. Ayun o, shoutout kay Sir Alan Barcon, yung ano niya, vlog niya patungkol dito kay Aviary Nepecto Jacinto. Halos lahat ng kalapate niya ay Spaniards based pero hindi ko alam kung sa Bayo Pigeon niya nabili. So ito po yung katunayan niya, ano, halos 95% ng winning birds niya ay related sa Spaniard base. Ayan, dami niyan mga kalapatids, pwede niyo yung bisitahin, no? Pero hindi ko po alam kung sa Bayo Pigeon niya nabili. Pero sinasabi ko lang po na ang Spaniards din mga kalapatids ay magagandang linyada. Isa din sa gumamit ng linyadang ito ay si Sir Silvio ng Canada na kilala sa tawag na Silvio's Farm mula 1989 hanggang ngayon. At mula sa libro ni Sir Silvio ay nadiskubre din niya na ang lahi ng linyada ni Spaniards ay mula sa Janssen Brothers. Pero hindi ito mga inbreed noong makita niya ang pedigree na nagmula din sa ibang lahi na kinross sa Smulders line. 555 at 554 Janssen Brothers Bundy Flash Line na tinawag ding Clock Line Pigeon of Noel Cullen at ang kilalang linyada na Muleman. So matutal dyan umiikot ang linyada ni Spaniards kaya nagtamasya siya ng napakaraming first winning champion based sa sulat ni Silvio's Farm Loof na isang batikang fancier sa Canada na gumagamit ngayon ng mga original na linyada ni Jarrett Spaniards. Ang kalapating ito ay short to middle distance ang kaya niyang liparin. Kaya nagustuhan ko ito para magkaroon ng speedbird sa aking loof mula sa Bayo Pigeon Bayo Research. Kaya kung sino man ang gustong makabili o malaman ang iba pang linyada ng mga kalapati ng Bayo Pigeon Bayo Research ay pwede po kayong mag-inquire kay Sir Alan Lee of Bayo Pigeon Bayo Research, mga kalapatids. Sa susunod na video ay aalamin din natin ang iba pang lahi na nabili ko sa Bayo Pigeon Bayo Research at aalamin natin ang kanilang mga basic history na pinanggalingan ng kanilang mga kalapati. Shout out pa muna tayo mga kalapatids. Ayan o. Shout out kay Hoske Edna. Shout out po kay Jeffrey Aquino. Biyahe ni Kote Vlog, shout out po sa inyo. Shout out sa MCGI Rizal Singers. Yan, so gustong manood ng mga pre-song at kung ano pa bang ibang mga activities doon sa TDR Adventures Camp, meron din po sila sa MCGI Rizal Singers. Ayan, shout out din po kay Jokero Tunes. Shout out din kay Idol Ross Pagunsan. Idol, nandito yung kalapati mo, pwede mo nang makuha. Yun mga kalapatids, shout out muna tayo habang nagpapainom ng bawang. Yan mga kalapatids. Shout out din kay Devoy's Vlog, Sir Jesse Boy. Shout out po kay Sir Jesse Boy. Shout out din kay Sir JR Dimata Jr., yung dating nanalo sa ating mga paraffle, dalawang beses yan, idol. Shout out sa iyo Sir JR Dimata. Ayan, shout out din kay Marie Ramos Vlog ng Team Georgina at sa kay Gigina Mix Vlog. Ayan, at sa lahat ng Team Georgina, especially kay Idol Bossing Georgina Lumakang. Shout out din kay V Ilmani. Ayan, shout out din kay Mario Olpindo, yan dating nanalo sa ano natin, paraffle din. Shout out po sa iyo Idol Mario Olpindo. Shout out din kay Sir John Lloyd. Ayan, kay Bilya Mia Wok, shout out po. Kay Miguel Brody Vlog, shout out din. Ayan, shout out kay Roderick Laino. O yan, pa-shout out kay ano, Pablo TV daw. Ayan, shout out sa iyo Pablo TV. Shout out din kay Doc Liz ka Charity Vlogger. Shout out din kay Idol Monsa TV, yung tumutulong sa atin mga kalapati, si Idol Monsa TV. At syempre kay mentor natin si Dong Bert Vlog at saka si Mami Eva's Kitchen. Yan, maraming salamat po Mami Eva's Kitchen. Yan, suportahan niyo po ang Team Positive. Ayan mga kalapati. Shout out din kay Kwentong Noisky.
kay Lovely Len. Shout out din kay Ma'am Siang Ann Mitch, kay Ma'am Mel Lapitan. Shout out din kay Divina Aglogob and Anthony Mix Vlog. Shout out din kay Lizelle Campana, kay Kyle Thomas. Ayan, shout out po sa iyo, idol. Shout out din kay Edno Love TV, kay 5NC Love TV. Ayan, shout out po sa iyo, mga idol kalapatids. Shout out din kay Mark Sampaga. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood.